advice mo sa akin kasi may naging jowa ako din. Wala siya halos oras sa akin kasi nga takot siya sa tatay niya. Kasi yun nga daw, mahigpit yung tatay niya. Wow. Then siyempre ako. Siyempre po ako, naiintindihan ko yun. Kasi nga mahal ko siya eh. Alright. Ngayon. Wait lang, wait lang. Ilan taon ka na ba, Jay? 28. 28. You're from? Philippines. Ay. Yeah, atay. Di. Saan kita hanapin sa Pilipinas, Day? Hindi, nasa ibang bansa kasi ako ngayon. Sa? Ibang bansa. Okay, you are OFW. And saan ka sa Pilipinas? Mindanao. Mindanao. Bisaya. So, yung boyfriend Bisaya. Mo, nasa? Nasa Pilipinas. Nasa Iloilo. Hi, Miss Angel. Alright. Nasa Iloilo. Ilonggo. Okay. So, I have a question, no? What did you choose? Love or time? I want Fairness. Time. You want time? Yeah. Kasi need namin yun ng mga OFW, di ba? Yun yung pinaka number one. Di kasi, love without time, walang kwenta. Time Tama. Without love, if you have a time to your special someone, the love, kumbaga yung love mabubuo yun eh kapag may oras isa sa tao. Diba? Kahit una, diba, magkakilala lang kayo, mag-best friend kayo, hindi kayo nagmamahal sa una. Pero pag meron kayong communication, mabubuo yung love sa bawat isa. Kasi kahit gano'n mo kamahal yung isang tao, kung wala kayong communication, mawawala lahat yun. Tama. Diba? Para sa akin, ah, depende sa inyo kung paano nyo i-interpret, paano nyo intindihin. Magkaiba tayo ng prinsipyo. Pero for me, ang pinaka-importante, oras. Diba? Aanin mo yung pagmamahal na yan, pero pagkailangan mo siya, wala siya. Laging may reason, laging may excuses, diba? So, kailangan mo talaga ng oras. Oras, yun ang pinaka-importante. Kahit hindi man kayo lagi nag-uusap, pero meron kayong certain time every day na nakamusta nyo malay yung bawat isa, nakapag-usap kayo ng maayos. Hindi naman kailangan mag-usap ng isang araw o kailangan 4 hours a day, ganun. Diba? Kahit maiksing oras lang at nagkaintindihan kayo, okay na yon. At least, sa isang araw na silayan mo siya, nakausap mo siya. Nakamusta mo siya, na okay siya, walang nangyari masama sa kanya. Diba? So, ang sinasabi mo, parang sinasabi mo, nagkukulang siya ng oras kasi nga, pinagbabawalan siya ng parents niya. Ilan taon na ba boyfriend mo? Same lang kami. Ilan taon? Maybe, ano, kaka 28 lang pala niya noong diba? July. At the age of 28 years old, wala kang sariling paninindigan, wala kang diskarte. Wala nga eh. Diba? So, tanongin kita, willing ka bang mag-settle doon sa taong sa una pa lang, sa unang relasyon niyo pa lang, hindi mo nakikitaan ng pagkaseryoso, hindi kanya kayang panindigan o hindi niya kayang tumayo bilang isang lalaki sa'yo, bilang girlfriend niya. Kasi hindi naman kayo nagkikita eh. Tawag lang naman. So what is the problem? Hawak ba ng parents niya, cellphone niya? Hindi, di ba? Kung mag-isip ka in logic, napaka-basic, you know? Kung ang tao ay nagsisinungaling o totoo yung sinasabi niya, kasi kung pinagbabawalan siya ng parents niya, ibig sabihin, nasa parents niya, cellphone niya. Pero imposibleng mangyari yon. Iba millennials ngayon. Ba? Diba? Tsaka dun sa sinabi mong stricto ang parents niya, hindi ka ba nag-iisa? Maniniwala ka ba talaga? At the age of 28 years old, stricto ang parents niya? Naniniwala ka ba talaga na pinagbabawalan siya? Lalaki ang anak nila, hindi babae.
kahit ilang espada pang mapagdaanan nun, no? Kahit ilang kumbaga kahit ilang balon pang matusok nun, no? Lalaki pa rin yun. Unlike sa babae na kapag nabiyak na yung buko-buko, mm-hmm. Eh wala na, biyak na talaga. Diba? So mag-isip ka, maraming lalaki. Ang pinaka-importante kasi sa isang relasyon, yung hindi ka nag-iisip, no? Kapag ikaw nagka-relasyon ka ng kasi ang pag-iisip na ano din yan eh, depende yan sa pinapakita ng partner mo. Pinaparamdam niya sa iyo kumbaga, no? Ngayon, kung ganyan yung pinaparamdam niya sa iyo, gusto mo ba habang buhay ganun lang mararamdaman mo sa partner mo? Tama? Magot ka. Ilan taon na kayo? Ilan taon na kayo? Wala kang... Ay, naku, nag-mute ka ng sarili mo, hindi mo in-unmute. Diyos ko. My God ka naman, oo. Oh. Mag 2 months. Oo, oh, 2 months. Parang mamatay ka na. Diyos ko. Sabi nga, di ba? Kung bago pa lang kayo, ganyan na yung nararamdaman mo. How much more pag bumilang ka kayo ng taon, dekada na nagsasama. Tapos, ganun pa rin yung pinaparamdam niya sa'yo. Paano ka? Handa ka bang masaktan na lang?